Malambing, mabait at matulungin na anak at kapatid. Ganyan isinalarawan ng Pinay domestic worker na si Elizabeth Estrada ng kanyang mga kaanak. Si Elizabeth, ang OFW na natagpo ang patay sa isang hotel sa Jeddah, Saudi Arabia noong isang linggo. Kaya hindi pa rin daw makapaniwala ang kanyang ina sa sinapit ni Elizabeth. Malambing man sa akin, sir. Ang anak ko, hindi naman ako mayaan. Inalutuan ako pa ng pagkain ko. Pagkainin ako pa magdating. Hindi na ako pa pagtrabaho. Kwento ng kapatid ni Elizabeth, tumakas raw si Elizabeth sa kanyang employer dahil minamaltrato umano siya. At sa huling pagkakaalam nila, namasukan sa isang salon sa Jeddah ang kapatid. Tumawag para ang kapatid bago inireport na nawawala at natagpo ang patay. August 14 po, nagkausap kami, sir. Sabi niya sa akin, kumusta na ka? Kayo dyan? Sabi niya, okay naman ako. Si mamang, okay din. Sabi niya, sir. Sige, sabi niya, bibilihan mo nga si mamang ng malaking gatas, ha? Baka makalabas ako mamaya or bukas, ipapadala ko yan. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung ano ang sanhi ng pagkamatay ng Pinay OFW, pero inaantay na raw ng ating embahadang autopsy report. We expect the Saudi authorities to submit a full report dun sa investigation and also the autopsy pag natapos na yung Eid holidays. They have a long holiday. Isang Saudi national na rin ang inimbitahan ng mga otoridad sa Jeddah para questionin kaugnay sa kaso. Itong Saudi national na to ay siya daw umano yung huling nakitang kasama ng ating kababayan bago siya na i-report na missing and tagpuan yung bangkay. Sa Kuwait naman, nananawagan ngayon ng DFA sa mga OFW sa Kuwait na nakakaalam sa kinaroroonan ng nawawalang Pinay domestic worker na si Ronaline Lawagan. February 2017 pa raw nang huling makausap ng mga kaanak ni Ronaline ng OFW at hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakikita. Matagal na siyang hinahanap ng Kuwaiti authorities pati na rin ng Philippine Embassy sa Kuwait. Para sa mga may impormasyon kay Ronaline, maaaring tumawag sa Philippine Embassy sa Kuwait o sa DFA sa Pilipinas. Para sa unang balita, JP Soriano reporting.